At sa ibang balita, nakabinbin sa Kamara ang Security of Tenure Bill na layong tumapos sa contractualization o sistemang endo o end of contract. Pero ngayon pa lang, tutol na rito ang asosasyon ng mga employer. Saksi si Teresa Andrada. Hindi na raw hinintay ni Regina Belloso na maabutan ang endo o end of contract sa dati niyang trabaho kung saan contractual siya. Nag-resign siya matapos ang 5 buwan sa trabaho, pero ang nilipatang posisyon bilang kahera, contractual din. Kunyari, ganito pa lang, naghahanap na po ako ng trabaho niya. Kasi para po pag hindi na nila ako i-hire ulit, so meron akong mapasukan ulit. Pero hindi na uubra ang sistemang endo kung maipapasa ang panukalang Security of Tenure Act na magbabawal sa pagkuha ng mga empleyado para lang sa isang takdang panahon. Ang tanging exemption, mga per project na trabaho, mga ekstrang empleyado at mga nasa sensitibong posisyon. Sa panukala, kapag lumagpas na sa probationary period na 6 buwan ng trabaho ng isang empleyado, dapat gawin na siyang regular. Hindi rin dapat sibakin ang isang empleyado ng walang basihan. Ang panukalang ito ang hiniling na ma-certify as urgent ng mga labor group na nakadayalogo ni Pangulong Aquino kahapon, pero hindi sila pinagbigyan dahil emergency o kalamidad lang daw ang sinisertipikahang urgent, bagay na ikinadismaya ng grupo ng mga manggagawa sa pulong. Ikinalungkot din ito ng contractual merchandiser na si Adrian. Maganda sana yun, ma'am, po na approval kasi para meron kaming assurance na tuloy-tuloy yung trabaho namin. Nasa committee level pa man sa Kamara ang panukala, tutol na rito ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP na umaming 16% lang ng lahat ng manggagawa ang regular. Katwira ng ECOP, marami raw negosyante ang malulugi kapag ginawang regular ang natitirang mahigit 80%. At pag nagsara raw sila, mas maraming mawawalan ng trabaho. Papayag ka ba kung ikaw yung may kapitalista na ikaw ay merong kumplatang building gagawin? Pagkatapos yung building, yung mga alaala ng trabaho, yung mga karpintero mo, permanent yun. Babayaran mo. Nilinaw naman ng Department of Labor and Employment na bagamat walang aumento sa sahod ngayong mismong araw ng paggawa, ay posible pa rin magkaroon nito ngayong taon. Kailangan lang hintayin ang 1 taon mula ng huling nagkaroon ng wage hike na sa Metro Manila halimbawa ay ikinatupad noong Hulyo at Tres ng nakaraang taon. June 4, technically, mag-a-action na ang wage board. Kung ano ang magiging desisyon ng wage board, we do not know. Teresa Andrada, ang inyong saksi.